Magandang araw mga kabayan at kadepensa, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay pag-uusapan tayong tungkol sa ating depensa, bansang Japan hinahanda at inaayos na ang pag-transfer ng mga gamit pandigma sa Pilipinas, pero bago tayo magpatuloy huwag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Sinimulan na ng gobyerno ng Japan ang mga talakayan sa libreng provisyon ng mga defense equipment sa susunod na fiscal year sa anim na like-minded countries, sa ilalim ng programang Official Security Assistance. Ayon sa ilang source sa gobyerno, ang Official Security Assistance ay isang bagong balangkas ng kooperasyon na naglalayong palakasin ang seguridad ng mga bansang nagbabahagi ng mga karaniwang layunin, sa patakarang panlabas sa Japan sa mga partikular na issue, sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga kagamitan at supply sa kanilang mga sandatahang lakas, habang sinusuportahan din ang pag-unlad ng kani-kanilang mga infrastruktura. Ang pamahalaan ng Japan ay magpapasya sa mga target na bansa batay sa kanilang mga demokratikong prinsipyo, mga tuntunin ng batas, paggalang sa mga pangunahing karapatang pantao at pang-ekonomiya at panlipunang kondisyon, sa gitna ng kasalukuyang masalimuot na kapaligiran sa seguridad, masigasig ang Japan na pahusayin ang mga kakayahan sa seguridad ng mga katulad na bansa sa mga geopolitikong mahahalagang lokasyon, na may pag-asang mapanatili ang pagpapalawak ng pandagat ng China at pagbuo ng militar, hindi tulad ng Official Development Assistance, na limitado sa tulong na hindi militar. Ang Official Security Assistance na itinakda sa National Security Strategy na binago noong Desyembre ay nagbibigay daan sa pagbibigay ng direktang suporta para sa mga militar ng ilang bansa, ang mga umuunlad na bansa, sa prinsipyo, ay karapat-dapat para sa naturang tulong, na ibinibigay sa ilalim ng tatlong prinsipyo sa paglilipat ng kagamitan at teknolohiya ng depensa at ang mga alituntunin sa pagpapatupad nito. Ang Official Security Assistance ng Fiscal 2024 ay inilaan para sa Vietnam, Indonesia, Pilipinas, Papua New Guinea, Mongolia at Djibouti. Ang Vietnam, Indonesia at Pilipinas ay may patuloy na alitan sa teritoryo sa China sa South China Sea. Ang Papua New Guinea ay isang bansang isla sa Pasipiko kung saan sinusubukan ng China na palakasin ang impluwensya nito. Para sa fiscal na taon na ito, ang gobyerno ay nag-budget ng 2 billion yen na ibibigay sa Pilipinas, Malaysia, Bangladesh at Fiji. Ang Japan ay nagnanais na ipagpatuloy ang pagbibigay ng tulong sa Pilipinas, na itinuturing na ang bansang iyon ay lubhang nangangailangan ng tulong, upang mapahusay ang kakayahang subaybayan ang mga teritorial na tubig at airspace. Isinasaalang-alang din ng Japan ang pagbibigay sa mga bansang tatanggap ng maliliit na sasakyang pangseguridad, radar, drone at kagamitan sa komunikasyon, kabilang ang mga radyo. Ang mga huling desisyon tungkol sa mga tatanggap at antas ng tulong ay gagawin pagkatapos kumonsulta sa mga kasosyong bansa at magsagawa ng mga on-site survey. Nagpasya ang gobyerno noong Abril na limitahan ang tulong ng Official Security Assistance sa mga lugar na malamang na hindi gumanap ng papel sa mga internasyonal na salungatan, tulad ng pagsubaybay sa teritoryong tubig at airspace o pagsasagawa ng mga humanitarian rescue operations. Ang mga panapanahong pagsusuri ay isasagawa upang malaman kung ang mga kagamitang ibinigay sa mga bansang tatanggap ay ginagamit ng naangkop alinsunod sa mga patakaran. Sa susunod ko pang video pag-uusapan pa natin ang iba pang tungkol at balita sa ating hukbong sandatahan ng Pilipinas, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Pwede ka ring manalo ng pera or load dito kapag ikaw ay naging top fan nito at napili. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.